So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So itong si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, yung may-ari ng SMNI. So ngayon po, siya po ngayon ay nanunumbat kay President Bongbong Marcos na kesyo daw na tinulungan daw po siya ng election, na kesyo daw po pinalibing daw po ni Digong yung tatay niya. So ang dami na pong sinusumbat ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, ang sabi ni Kibuloy, hindi daw po siya nanunumbat. Pero yung way na pagsasalita niya, nanunumbat talaga siya. So sa hindi lang po kasi nakakaalam, so bali ngayon kasi ano na eh, alas 12 na ng madaling araw dito. Gising pa ako kasi masakit talaga yung ulo ko, Diyos ko. So hindi nga po ako makatulog. So sabi ko, sige, vlog na nga lang po ako. Sabi ko ganyan. So hindi lang po kasi nakakaalam. So bali mamaya po ay magkakaroon po ng hearing sa Congress para po ipatawag ang SMNI. So ito, basahin na lang po natin to dito. No? So sabi dito, House of Representatives also approved a motion ordering the Committee on Legislative Franchise to conduct a hearing on SMNI's report set on November 30. So mamaya po yan. So nagsimula po kasi yan diyan nga po sa fake news na nilabas ng SMNI, especially nga itong si Ka Eric, na meron daw pong 1.8 billion na travel expenses si Martin Romualdez. Yan, diyan nagsimula yan, actually na content ko na yan. So sa hindi lang po nakakapanood ng content, so paka-check na lang po yun kasi dun po natin na-debunk na itong pinagkalat nga po ni Ka Eric ay fake news. Okay, so ngayon para hindi na nga po ako maingay kasi naka 1 minute may higit na ako, panoorin po natin itong video nga ni Kibuloy na nanunumbat, sinusumbatan niya ngayon si PBBM. Okay, so ito, panoorin natin ito, ha. Napaalala ko sa Pangulo, kayo po, mulat-mula pa, kahit na noon pang buhay ang tatay ko, sinabi ko na sa inyo, respetado po ang inyong ama, si President Marcos. Nag-usap tayo nung kayo'y senador, sinabi ko na sa inyo yan. Oo. Kaya nung kayo'y kumandidato bilang presidente, ang lahat ng suporta binigay namin sa inyo. Ang SMNI, sinundan kayo kahit saan. Yes, exactly. Hindi namin kayo pinabayad kahit 5. Hindi kami humingi sa inyo kahit 5. Sa mga presidential debate na hinangaan sa buong mundo, naging proud ang Pilipino kasi meron palang isang broadcast media na pwedeng gawing world class ang isang presidential debate. Yes. At kayo ay binigyan namin ng pinakamataas na respeto. Habang itong mga media ngayon ay kakampi ninyo, walang isa mang gusto na kayo i-cover. At kung ini-invite kayo, bakit ayaw ninyong pumunta? Dahil titirahin lang kayo. Ibabalik nila yung martial law, yung pang-abuso, right, yung pagnanakaw ninyo noon na sinabi nila. Yes. Kaya hindi kayo pumupunta. Pero sa SMNI, binigyan namin kayo ng royal welcome. Yung puminutuan ninyo yan, kayo lang ang umupo niyan. Sapagkat special ang aming pagtingin sa inyo. Kasi kayo ang aming sinundan sa SMNI kahit saan. On the road with the front runners. Wala kaming hinihingin pabor. Hanggang ngayon, wala po kaming hinihingin pabor sa inyo. Tama. Para kayo ay matulungan namin. O ngayon, bakit ginaganito ang SMNI na tumulong sa inyo noon? Na kahit konti, si Speaker Romualdez, yan ba'y mananalo? Yan ba'y pupunta dyan sa Kongreso, magiging Speaker of the House, hindi kayo nanalo? Hindi. Kasi ang boto po niyan, bilang congressman, dyan sa Leyte, Tacloban, ay more than 180,000 lang. Ang boto niyan. Yang si Franz Castro, ang boto niyan more than 380,000 lang. 380,000, naging congressman. Kayo, naging congressman, 180,000 lang ang boto nyo. Si Sara Duterte, 32 million yes, ang bumoto sa kanya bilang vice-presidente. Ngayon, pinepersecute pa ninyo. Ngayon, sinisiraan pa ninyo. Kung aas, 32 million na yan at magagalit sa ginagawa ninyo sa kanya. Bilangin ninyong boto nyo, bakit naging congressman kayo? Ikaw, Franz Castro, bilangin ninyong boto mo, bakit naging congressman ka? Kayo, Speaker Romualdez, bakit naging speaker kayo? Ay bakit naging congressman kayo? Ilan ang boto nyo? Ilan ang bumoto sa inyo? Tacloban lang. Hindi buong Pilipinas bumoto ninyo. Si Sara Duterte, 32 million ang bumoto sa kanya. Ang Pangulong Duterte, hindi na presidente ngayon, mahal ng taong bayan. Pagkatapos sila pa,
ang inyong sinisikil ngayon. Sila pa ang inyong pinahihirapan ngayon. Sila pang itinatayo ninyo sa chopping block ngayon. You are throwing them under the bus. Anong ginagawa ng administrasyon natin ngayon sa kanila? Oh, hindi ba ninyo nalaman ang Pangulong Duterte? Ilang administrasyon na ang dumaan? Gusto niyong ipalibing si Apo Marcos sa libingan ng mga bayani. Walang pumayag. Sirang-sira ang pangalan niyo. Sirang-sira ang pangalan niyo. Tama. Yeah. Pagkatapos dumating ang Pangulong Duterte, sapagkat meron siyang balls, meron siyang paninindigan, sinabi niya, presidente yan, sundalo pa, yan ang requirement para malibing ka sa libingan ng mga bayani. Hmm. Tuloy, malibing yan. Right. Di ba niyo nakikita yon? Wala ba kayong utang na loob? hindi kami naninigil sa inyo ng utang na loob sa SMNI. Hmm. Ang sinasabi ko lang, nagtataka kami, misteryoso para sa amin, bakit wala kaming ginagawang masama? Pinopromote namin kayo, Mr. President. Pinopromote namin ang inyong administrasyon. Pinopromote namin kayo. Tinututukan kayo ng camera. Wala kaming negative na sinabi. Yan, okay. So, pinutol ko na kasi ano na, nagpapaawa na si Kibuloy. Kasi mga kababayan kasi, ito yung problema kasi dito kay Kibuloy eh. Hindi na kasi presidente si Digong. Ayan ang problema dito. Pero itong SMNI ay hindi pa rin talaga maka-move on doon sa Digong presidency. Kasi una, ngayon, nanunumbat ka kay PBBM. Kasi panunumbat to, para saan panunumbat to eh. Okay, so una, siguro, dapat humarap ka muna sa salamin. Kasi yung mga toxic na mga balita nang gagaling po sa SMNI. O diba, unang-una, saan ba nilabas ni Digong na papatayin niya si Franz Castro? Diba sa SMNI yan? Kailan ba sinabi ni Digong na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino? Sa SMNI din po yan. O, kailan ba sinabi ni Digong na kinakausap niya yung mga military, especially yung mga ex-military? Sa SMNI din po yan. Anong sinasabi mong pagpo-promote? Sinisiraan po ni dating Pangulong Duterte ang administrasyon na to gamit yung programa ninyo at wala kang pakialam at pinapalakpakan nyo pa. Hindi lang doon. Si Harry Roque, lahat po ng mga negative na sinabi ni Harry Roque sa SMNI niya ginawa yan. Yung mga sobrang bias na statement ni Panelo sa SMNI din po yan. At ang pinakamalaking kasalanan talaga na ginawa ng istasyon ninyo ay pro-China kayo. Aminin nyo man o hindi, lumalabas talaga sa SMNI na pro-China kayo. So ito po mga ka-streetwise, dito po talaga kinakaban si Kibuloy kasi malaki po yung chance na mahalungkat po yung mga ibang violations nga ng SMNI. So tandaan nyo po mga kapabayan, yung nagpatawag po sa SMNI sa Congress, sila po yung Committee on Legislative Franchise. So sila rin po yung committee na nagtanggal po or hindi po nagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN. So ngayon mga kababayan, meron po akong papakita sa inyo, no? Ito, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Ito po kasi mas detalyado at saka mas may ebidensya po tayo. So ito po, no, post ito ng SMNI, actually nung bandang August ata ito, no, kung doon nakakamali. So sabi dito, look, SMNI news collab with CGTN. SMNI News and China State TV CGTN are poised to establish partnership to facilitate the dissemination of information. So mga kababayan, bawal po yan. So malamang isa yan sa mga tatanungin sa Congress mamaya. Kasi paano ko nasabing bawal yan? Kasi nga po, base po sa Constitution po natin sa Section 11, ang sabi dito, no, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporation, cooperatives, or association wholly owned and managed by such citizen. So ang media po sa Pilipinas, dapat po pagmamayari po yan ng Filipino lang. As in 100%. Okay. So ngayon baka sabihin niyo, Takero, partnership lang naman yan eh. Hindi naman ownership. Oo, magkaiba yon. Pero mga kababayan, kaya po nakasulat sa Constitution po na yan. Ang pinaka-reason po talaga kung bakit kailangan Filipino-owned ang mass media po natin ng 100% para hindi po ma-impluwensyahan po ng ibang bansa. For example, ito yung nangyari po sa ABS-CBN. Pakita ko sa inyo, no. So yan, kukuha tayo sa Rappler. Okay, so sabi dito, no, ABS-CBN's PDR holders have no right to own managed network.
So isa po ito sa mga issues kung bakit nga po napasara ang ABS-CBN noon. Kasi base po sa Congress, no, yung PDRs po na yan ay ginagamit po ng ABS-CBN para po itago yung ownership po ng mga foreigner sa ABS-CBN. So ang iniiwasan nila dito ay magkaroon po ng boto para po sa desisyon po ng kumpanya. Kasi isa yan dito, no, pakita ko sa inyo, no. So yan po, no, base po ito sa PNA, Philippine News Agency. So ito nga po yung bintang. O rin sinasabi nga po ng Congress na 1 PDR equals 1 share in ABS-CBN. Sabi yan ni Mike Defensor. At yung 1 share nga daw po ay pwede daw po maka-apekto sa pagboto. Ayan po yung, masatingin ko alam nyo na yan, eh. Kasi 2020, i-refresh nyo na lang kasi ganun po yung usapan nun. So mga kababayan, kasi ito pa. So ngayon nga po kasi mga ka-streetwise, para sa akin, isang malaking kabullshitan itong ginagawa ngayon ni Kibulo. Yes, agree na hindi po natin pwedeng i-overlook yung naitulong ng SMNI nung campaign period. Kasi meron namang katotohanan yung sinasabi ni Kibuloy. Pero siguro, it doesn't mean na porket nakatulong ka nung eleksyon, hindi naman ibig sabihin nun na okay lang yung ginagawa ninyo ngayon. Na pagkakalat nga po ng fake news, pagkakalat nga po ng misleading information, at saka yung pagiging pro-China ninyo. At syempre, nakakaroon din po ng platform yung mga DDS na anti-Marcos ngayon. So kahit po na nakatulong kayo ng eleksyon, hindi naman ibig sabihin na okay lang yung ginagawa ninyo ngayon. Kasi magkaibang ano yan, magkaibang sitwasyon po yan, eh. Okay. So kayo mga kababayan, anong masasabi nyo nga po dito sa ginawa ni Kibuloy na naman, no? So anong masasabi nyo nga sa ginawa ngayon ni Kibuloy na nanunumbat? Okay? So ang tanong ko sa inyo, nanunumbat ba si Kibuloy o pakiramdam ko lang yun? At kayo mga kababayan, pakicomment na lang din po sa baba kung ano po yung inaasahan ninyo dyan po sa Congress hearing mamaya. Diba? So yan, medyo abangan po natin yan. So pakicomment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeo Romeo Moto. Bye-bye.